Maalis ka lang ba? Miyu! Miyu? Naku, Miyu. Nakuryente ka sa akin eh. Di ko pa kasi mapigilan yung nagagawa ko eh. Eh, kung ganun, isa pa. Eh, huwag na. Baka masaktan ka lang. Baka kapag ginawa ko pa yung isa, baka mas malala pa yung magawa ko sa'yo. Iboy, okay lang ako. Basta, pakinggan mo ko. Isipin mo na lang, ikaw si Professor X. Professor X? Dahil sa bangis ng kapangyarihan mo, Iboy, eh, kaya mong makatulong sa mga tao na nangingilangan na tulong. Sabi ni Papa, ginawa ka taon niyo anon para makatulong sa tao. Kaya siguro may ganyan kang powers. Nababasa mo ang utak ng tao. Nakikita mo ang isip ng mga tao. At nakikita mo ang totoong nasa puso nila. Kaya mong ipakita sa kanila yun. Di ba? Mabangis ka nga. Sabi ng mga katulad ng chairman, you can make a difference. At kaya mong magagawa yun. Naniniwala ako. Ano, game? Ngayon, gagawin natin kung anong ginawa mo kay Miss Masungit. Naku, sorry. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Ako na lang, okay? Dito, Carla ko. Miss. Ha? Kita Carla mo yun? Yes. Where is she? Nandito siya kanina eh. Umalis na. Nakalis na. Okay. Thank you. Dumang kang kuryente. Bumitaw ka agad, ha? Mm. Gagawin ko para makita ko lang ang tamis ng ngiti mo. Oh, nabawasan mo ba yung utak ko? Crush mo yung princess na! Sabihin na! Uy, huwag mo sabihin na! Bitaw, sabihin na! Parang mo nalaman yun na. Ikaw, huwag mo sasabihin yun na. Ang pangis mo, Iboy! Galing mo talaga! Oh! Ano ba ginagawa mo? Pinagtataguan ko kasi si Vance. Pinipilit kasi makipagkaibigan doon sa mga asong tatpik. Bakit? Ano ba kasi problema? Ewan ko nga, Kuya Jeboy eh. Basta ayaw ko talaga yung mga yun eh. Hindi mo sila masyadong gusto. Alam mo ba kung bakit ka pinipilit ni Vance? Kasi ikaw ang nire-respeto niya. Ang opinion mo, ang pinapakinggan niya. Ikaw kasi ang ate niya. Kaya kailangan, laging okay din sa'yo. At hindi makikipagkaibigan si Vance sa mga yon. Pwera na lang kung walang approve mo. At saka,
Hayaan mo na lang ba makipagkaibigan na mag-isa si Vance sa biik at sungot na yon? Hindi mo man lang ba sila kikilatisin? Para masigurado mo na hindi nila pagtitripa ng ever mo loyal na si Vance. Mio, princess! Ay! Huwag mo na may lablab sila! Teka lang. Nakalala ko yung Miss Carla. Yung bigat. Mabigat? Ay, hindi ko yun. Kasi, nung nabasa ko yung utak niya, parang ang bigat dito. Ano nakita mo? Nung una, masaya si Congressman at si Miss Carla. Sumunod, nag-away sila ng papa niya. Umalis siya. Pero si Congressman, nagmamakaawa. Pero si Miss Carla, ayaw pa rin umuwi. Tapos may naramdaman ako. Ang bigat dito. Siguro, Iboy, galit yan. Masakit kasi. Ganyan din dati ako. Napapagalitan ni Papa. At nagtatampo ako. Ayun, nararamdaman ko. Masakit dito. So sorry, Daddy. Kasalanan ko at ang sakit. Ang sakit kasi hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa'yo. Hindi kita nabalikan nung may panahon pa. Ano ko nagagawin yan ngayon? Diyan pa rin ang kinilala kong kapatid. Yung mabait na Miguel. Tingilan na natin itong Gabriel. Sige. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Riyad ng anak? Yun ba ang dahilan kung bakit mo pinatay si Mariano? Sige. Isisimula na sa akin ang lab. Gusto mo lang naman ako umamin, di ba? Gusto mo marinig? Ako ang pumatay sa mag-ina mo! At ako rin pumatay sa lahat ng gusto mo! Ano? Masaya ka na? Nabuhay ba si Rhea? Nabuhay ba si Adrian? Tinuring pa naman kitang parang kapatid. Sana kahit konti na. Kahit konti lang, inisip mo na meron akong konsensya. Alam ko na! Ano yun, Miu? Sabihin natin sa mga tao na may kaya kang gawin. Na kaya mo magbasa ng isip. Huwag, Miu. Secret muna natin yun. Tsaka hindi ko pa kaya mag-control ng powers ko. Bakit naman, Iboy? Ayaw mo yun? Makakatulong ka sa mga tao na may taong hinahanap. O kaya, pigilan natin yung mga taong masasama. Oo, Miu. Gusto kong tumulong kaya lang. Iboy. Kasi, kapag may lumabas akong ganitong powers, naaalala ko na, hindi pala talaga ako tao. Akong bahala sa'yo, Iboy. Sa'kin lang ang sikreto mo. Para sa'kin, Iboy, isa kang totoong tao. Alam mo ba? Ikaw ang BBF ko. BBF? Ibig sabihin, brother and best friend. Ang bangis! Oh, pero... sikreto lang natin yung princess at ngayon, ha? Okay! Princess? Hoy! Tama na!
Aba! Aba, namumalo ka! Nakumbisi ko na si ate makipaglaro sa inyo. Pero, may kondisyon siya. May crush kaya sa'yo si Princess? Kaya pumapayag si Vance na makipaglaro sa atin? Siguro. Baka nga. Eh ano naman ang mga kondisyon niya? Pinahirapan niyo pang sarili niyo. Kayo pang bumisita sa amin. Huwag mo akong alalahanin, Gabriel. Masama ba yung makita kita ng aking apo? Hindi naman, oh, pero kung talagang gusto niyo kami makita, di dito na lang kayo pumirme. Maluwag naman kami dito. Sa ganun, pag may kailangan kayo, nandito kami. Mababantayan namin kayo. Saka mabuti na rin yung ganun. May ibang makukulit si Mio tsaka si Rap Rap. Kami miss ko ng haringan talaga yung anak mo ngayon eh. Kaya salamat sa offer. Okay na ako doon. Okay na kami doon ng kapatid mo. Sorry po sa nangyari kay Miguel tayo. Kung kailangan kami nagpaplano ng birthday niya. Pero kung meron mang dapat sisihin sa nangyari kay Miguel, siguradong hindi ikaw yun. Ha? Kung gusto nyo talaga makipaglaro sa akin, kailangan kumbinsin nyo ako. Ipakita nyo sa akin na karapat-dapat kayo pagkatiwalaan. Dahil wala pa akong tiwala sa robot. Lalo na sa may mga kuryente sa katawan. Demanding? Oh, naiintindihan niyo ba ako? May deal ba tayo? Ito na ang pagkakataon mo. Nabasahin mo ang utak ni Princess. E, paano kapag di ko na naman nakontrol? Bahala sa'yo. Diba, kaya naman kitang buhatin at paikook din sa bahay? Deal. Tawagan ko lang yung abogado ko, ha? Sige, walang telebabad, ha? Salamat. Hello? Nakalimutan mo na ba ako, Tatang? Pwede ba kitang malimutan, Miguel? Eto nga, nervous na ako, eh. Baka madamay ako dyan sa nangyari sa'yo, eh. Alam mo naman, maraming umaasang mga bata sa akin. At wala silang kinalaman sa kasong ito. At hindi ko papayagang gawin mo yon, Miguel. Sana huwag mo na ako idamay. Ikaw pa nananakot ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita idadamay dito. Sa isang kondisyon. Ikaw na munang bahala sa kanya. Kilala mo kung sino sinasabi ko. Punta mo si Dr. Reynante. May clinic siya sa San Rafael. Alam mo kung sino tinutukoy ko. Yun lang ba? Siguraduhin mo lang na hindi siya matutuntun ng kapatid ko. Ikaw na muna ang bahala kay Rhea. Mukhang nag-iipon ng kaso ito si Carla Mariano laban sa'yo. Oral defamation, obstruction of justice, libel. Baka bukas makalawa eh, maghain ng kaso ng robbery dahil linakamuha ang dignidad ng kanilang pamilya. Ang hindi ko maintindihan yung sobrang galit niya sa akin.
Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng galit. Don't worry, no problem. I've set a meeting with the opposing party. Baka naman sakaling madampa sa pakisapan. Grateful po ako sa lahat ng tulong niyo, Tommy. Kaya kung okay lang sa inyo, baka gusto niyo sumali sa amin sa magkinsalo-salo bukas. Ititreat ko sana yung mga bata pagkatapos sa meeting natin. Sure, why not? I enjoy having you as my client. Salamat ako. Sa mga kasong isinampan nyo, it's pretty obvious. You're throwing everything at us, hoping something sticks. Hindi ako papayag. Dapat kang makulong. With that attitude, I suppose it rules out an out-of-court settlement. Well then, I'll see you in court. Come on. Nagugutom na ako, Mandor Pudi. Konting taste na lang, anak. Matatapos na yun. Eh, wala naman siyang iba na ginawa, di ba? Eh, ba't nandito pa tayo? Mio, kailangan kasi ngayusin ng papa mo yung mga bagong kasong isinampan ni Carla Mariano. At saka andito tayo para suportahan siya. Ganun po ba? Parang the family that fights together stays together. Gutom ka na nga. Boy! Boy! Yo. Saan na kaya yung si Iboy na yun? Nakita niya pong umalis? Hindi. Ikaw ang matabi eh. Saan na kaya yun? Miss niyo na po ba si Congas Malayme Mariano? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? May galit po ba kayo sa kanya? O nagagalit kayo kasi din siya nakausap ng matagal? Ikaw bata ka, ha? Anong nalalaman mo? Anak, kung hindi ka papayag na sumama sa akin, hindi ako titigil sa pag-chicken dance ko. Kapag hindi ka pumayag, hindi ako hihinto sa chicken dance ko! Come on!